Sa loob ng 24 na taon bilang OFW sa bansang Italy, masaya ang naging buhay ni Francisca O. Nong. Maswerte ng kasama pa niya ang mister na si Ipe. At sa Italy na rin niya isinilang ang nag-iisang anak na si Carlo. Siyempre, galing ako sa mahirap na pamilya. Hindi naman kami mayaman. Nangarap ng magkaroon ng magandang buhay. Dahil kasi nauna yung mga kapatid ko doon. Nandun sila. Sumunod lang din ako para siyempre gusto ko rin na umasenso sa buhay ko. Nung dalaga pa ako. O, yung asawa ko po, ka-boardmate ko nung ako nag-aral ng college sa kabanatuan. 6 years kami bago kami kinasal. Nag-abroad muna ako. Tapos nauna ako sa kanya nagpunta ng Italy. Si Marty, mabait na asawa. Kasi nakasama ko siya lang sa boarding house. Tagalaba ko yun ng damit. Dahil pag Linggo, talaga nakaplansyado ang aming mga damit. Siya naglilinis ng bahay kasi ang trabaho ko Lunes hanggang Linggo. Taong 2019, plano na sana nilang magretiro sa Pilipinas. May naipundar na lupa, may sarili na ring bahay. Pero bago ang pagpaplanong ito, lingid sa kaalaman ni Nong, iminember pala silang mag-asawa ng kanyang ate Adora sa IMG at kinuhanan na rin ng Kaiser Long-Term Healthcare. Imbis na matuwa, sabi ko, ate, minember mo ko dyan, baka scam na naman yan. Na-scam ka na nga sa apartment, tapos dyan, isinami mo pa kami kanya dyan. Hindi, maganda yan, maganda. Dapat pala, meron tayong tinatawag na solid financial foundation. Noon ko naintindihan kung gaano pala kahalaga sa ating buhay ang magkaroon tayo ng healthcare. Naunang umuwi ng Pilipinas si Ipe para asikasuhin ang kanilang palayan sa Nueva Ecija. At nangyari na nga ang hindi nila inaasahan. Ito yung irrigasyon kung saan nahulog yung aking asawa. Nung time na nahulog siya dito, ang tubig niyan kalahati. Halos lubog ang sasakyan. Galing siya sa bukid noon na nagbenta siya ng palay dahil season ng anihan. Nung pauwi na siya nung hapon, nahulog sa ginagawang irrigation ang minamanehong sasakyan ni Ipe at siya ay nalunod. Nung ano ko tumawag sa akin, mama, sabi, oh my God, patay na yung papa ko. Tatlong taon na ang nakalipas at sariwa pa rin ang lungkot sa kaniyang puso. Yung asawa ko, galing doon kasi ang bukid ng San Andres, doon sa Gawidon. Ngayon, dito siya naggaling, papunta, dito siya dire-diretso, dito tumaob yung kanyang sasakyan. Hindi naman akalain ni Nong, nasa kabila ng pinakamatinding bangungot ng buhay, ay ang magandang maibibigay ng IMG membership niya at ng kanyang mister na si Ipe. Umabot sa halos 1 milyon ang claims na kanyang nakuha. Mula noon, naging aktibong IMG member si Nong kasama ang kanyang ate Adora at mentor nilang si Grace Sardaniola. Ibinabahagi na rin niya ang kanyang karanasan sa maraming Pilipino. Ang perang nakuha mula sa IMG at Fidelity ay ginamit niyang puhunan sa pagpapatayo ng gasoline station na ito sa Muñoz, Nueva Ecija, alaala ng kanyang mister na si Ipe. Ito po yung gasoline station na itinayo ko na mula nung pumanaw ang aking asawa. Dito ko po dinala yung na-claims ko po sa IMG. Nakatuon ang panahon ngayon ni Nong bilang negosyante. Isang ina, IMG missionary, at isang byuda sa mister na kinuha man ng di malilimutang trahedya ay mananatiling buo ang kanyang puso na magpatuloy sa buhay. Ang laking bagay na naitulong ni IMG sa pamilya ni Nong, which is tayo as campaigner, kailangan talaga ituloy lang natin, huwag tayong hihinto. Ang isipin natin, yung mission natin na gagawin natin sa ating kapwa with a heart. Kailangan talaga gawin natin ang mission ng buong-buo sa ating puso na mabago ang buhay ng maraming Filipino. Kaya thank you, IMG. Grace and Villamor Sardaniola, soaring high.
goodbye.